Only pretty lies. Yo, this is LKZ Jinda of Southside Playbus at ito ang entry namin sa 2 verse 1 chorus love song challenge ng The Hagda. Title nito ay Huling Pahina. Kwento ko ay nagkaroon ng magandang panimula sa parang isang tula nung tayo ay nagkatugma. Bawat senaryo ng kahapoy laging nagugunita. Naaala ng bawat himig na nagdulot ng saya. Magkahawak ang kamay, pintig ng puso ay sabay sa pagtawid sa tulay. Isang isa'y naging gabay, lahat ng hinanaki tila'y sabay-sabay naglaho. Nabalutan ng pag-ibig na may salit pang pangako. Tuwing magkalayo, ikaw ang lagi nasa isip. Dinadala kita hanggang sa aking panaginip. Panahon na ang nagsabi, tatana ang nagtakda. Si Cupido ang nagmukahi at Diyos na ang lumagda. At sana'y di na matapos ang ating nasimulan. Hanggang kamatayan na parang si Eva at Adan. Ito ang unang kabanata sa aking talaarawan na walang ibang laman kundi ating nakaraan. Ay, ang pangako mo na siya pinangawagan ko. Dahil parang magkaibang mundo, lagi pa rin akong maghihintay sa'yo. Oh no. Sana naman dahil na siya naman ang puso mo. Dahil hindi ka na worry, dahil isang sakit ang buhay ko. Whoa. Stop right there. Wow, ang lamig ng boses ni Tol. Ang ganda ng tirada ni LKZ. Ano masasabi mo, Admin Zadim? Ano masasabi mo so far? Parang sumabay sa lamig ng panahon yan. Naulan dito eh. Oh, no. Ayos. Like, wow. He just went off. He went off from start to beginning. LKZ just went off. Ang ganda na nung pag-intro niya, pag-rap niya, tapos ang lamig pa nung chorus. Perfect, man. Talagang itong nagigitara si Jinda, halata na talagang araw-araw to nagigitara siguro, man. Sabay na sabay, man. Yung boses malamig, man. Wala akong nakitang error so far, man. Just a little bit sa ano, man, mamaya na natin pag-usapan niya ba. Other than that, man, ang ganda ng execution niya so far, ang ganda ng storya. Tara, pakinggan natin yung second verse, may pakinggan natin yung second verse. I-rewind natin na konti para maano natin. Yan. May salit pang pangako, tuwing magkalayo, ikaw ang lagi nasa isip. Dinadala kita hanggang sa aking panaginip. Panahon na ang nagsabi, tatana ang nagtakda. Si Cupido ang nagmukahi at Diyos na ang lumagda. At sana'y di na matapos ang ating nasimulan. Hanggang kamatayan na parang si Eva at Adan. Ito ang unang kabanata sa aking talaarawan na walang ibang laman kundi ating nakaraan. Ang pangako mo na siya pinangawagan ko. Kahit parang magkaibang mundo, lagi pa rin akong maghihintay sa'yo. Sana naman kung dahil na siya naman ang puso mo, dahil hindi ka na worry, dahil isang sakit ang buhay ko. Dumating ang panahon, ikaw ay biglang nagpaalam. Nung malaman ang rason, tinanggap ko ang dahilan. Sa malayong buong ikay nakipagsapalaran. At pinipilit kong baguhit gawing kabaliktaran. Ang aking nadarama na kalungkutan ng dala. Pinanghawakan na lang ang pangako sa isa't isa. Kasama ang matamis na iniwanan mong halik na nagsabi sa mga luhang dumaloy ng pabalik. Lagi akong nakatingin doon sa himpapawid. Umaasang nag-uugnay na tali di mapatid. At tila ba lahat ng bagay ay ginawa kong positibo. Mas binigyan ng diin ang pag-ibig sa aking puso. Hanggang ngayon naghihintay sa iyong pagbabalik. Larawan mo ang laging hawak at aking pagkasabi. Ito ang mga kabanata sa aking talaarawan. I like that he's just swaying like this. Kasi kumbaga pag mag-head, kung kunyari nag-headbang ka, like ninarap mo, so sumasabay siya sa beat ng ganun, man. Kaya, man, LKZ no joke. Southside Flavors no joke, man. Southside Flavors no joke. Wow. Mukhang ito, mabigat na kalaban ah. Oo, mukhang mabigat to bigla. Man. Kasi ako, pag nag-upload stall, ginagawa ko Admin Zadim. Ina-edits ko lang ng audit. Tinitingnan ko lang yung volume sa umpisa at saka sa huli. Kung sakto, bago i-end. Hindi ko talaga siya pinanonood. So this is the first time I've seen this. This is... he just went crazy. Pero itong sa pangalawa... Ito nga, huling pahina nung kanta, mukhang pumunta nga sa malayo yung irog niya, tapos hindi niya na matanggap, men. So, nahihirapan na siya ngayon, men. Tingnan natin nga ulit, yung huling, kaya pala huling pahina, tol, huling pahina ng love song. Okay?
I don't think it's broken kasi hindi naman sila nag-away. Eh. Sad lang kasi umalis yung mahal niya. Okay, tingnan natin dito. Buong ika'y nakipagsapalaran at pinipilit kong baguhit gawin kabaliktaran ang aking nadarama na kalungkutan ng dalapin ng hawakan na lang ang pangako sa isa't isa kasama ang matamis na iniwanan mong halik na nagsabi sa mga luhang dumaloy ng pabalik lagi akong nakatingin doon sa himpapawid umaasang nag-uugnay na tali di mapatid at tila ba lahat ng bagay ginawa kong positibo mas binigyan ng diin ang pag-ibig sa aking puso hanggang ngayon naghihintay sa yung pagbabalik, larawan mo ang laging hawak at aking pagkasabi. Ito ang mga kabanata sa aking talaarawan na walang ibang laman kundi ating pagmamahalan. Oh, shoot. I like how the chorus is different. Kumbaga, pang-chorus si Jinda, pero yung chorus niya iba yung lyrics. I like that, I like that, I like that. Okay, okay, okay. Ibang laman kundi ating pagmamahalan. Ilan kaya kitang magkikitang muli? Ilan kaya kitang magkakang muli? Sana ano tal? Saglit lang, but ano, but parang iba. Yun nga, yung chorus, kumbaga pang chorus si Jinda, hindi talaga para, kumbaga iniba lang yung mga words sa chorus. Hindi. Ang ibig ko sabihin, but parang hindi siya love song na masaya. Ano nga, medyo border lang nga. I'm trying to contemplate that also right now while iniintay ko nga matapos eh. Kasi nagsimula siya, nagsimula yung love song. Maganda yung love story nila. Tapos yun nga, ang ganda nung pangako and everything. Tapos nung second verse, umalis yung mahal niya. I think yun din nga gusto ko tanungin eh, saan pumunta eh? I think sinabi niya lang sa pook, sa malayo. Hindi na isabi yata ni LKZ kung saan pumunta yung mahal niya. I-re-replay natin para malaman natin kung saan pumunta. Pero yun nga, yun, tapos hindi na bumalik hanggang sa, yun na, ito nga, medyo sad ending. Sad ending. Pero pinakita niya yung love niya, tol. Hindi naman yung broken na love na, hindi na yung broken yung nag-aaway sila. Alam mo yung kanta ni Eminem and Rihanna, yung Love the Way You Lie, diba? Nagsusuntukan sila, nag-aaway sila. Pero ito naman, bati naman sila, hindi naman sila nag-aaway. So, medyo border. I don't think it's a completely broken love song. It's in the border. Ikaw, ano ba? Ano bang tingin mo? Pakinggan mo yung kanta? Ano ba? Ano eh? Parang hindi siya buong... Yung buong kanta, yung buong piece nila, hindi mo siya matatawag na happy, hindi mo rin siya, ano. Kasi ano eh, doon sa second verse niya yata yun, yung di ba nga nagkalayo sila. Oo. So hindi siya happy. Kasi doon sa, ano niya eh, doon sa lyrics niya eh, nang narinig ko eh, parang, kasi, di ba ang hanap nga natin eh, happy love song. This is true. This is true. This is borderline though. As tough. Ayun, maganda yung ano, maganda yung piece nila. Kaso, hindi kaya maging unfair naman tayo sa iba niyan pag ano. Kasi oo, baka mamaya marinig na natin from now on yung mga ano, kasi nga ligawan nga and everything, 'di ba? Kasi dapat ligawan talaga eh. Love song talaga ligawan, 'di ba? Or kung gaano tayo nagmamahalan. Which kwento naman niya ng first verse. Kwento niya ng first verse tol eh. Diba? Ikaw. Ikaw. Kasi sa akin, hindi. Kung yun, narinig ko yung bottom mo. Kasi, and kaya rin nga ako napapaisip ngayon. Kasi nga, medyo, yun nga, may punto ka rin nga eh. And sa akin naman, na-establish naman yung love. Hindi naman sila yung nag-aaway eh. Pero yun nga, sad ending eh, di ba? Wow. Wow. This is tough. Ito, sige, magpo-post na lang ako mamaya, guys, para mas malinaw sa kanila. Kasi masyadong, ano eh, siguro nalilito sila eh. Masyadong kasi malawak eh, pag sinabi mo kasing love song, iba-iba kasi ng klase, hindi lang masaya, hindi ba lungkot. Hindi siguro... pero in-establish ni Aizu sa video na hindi broken tol. Aron ko na pan yeah, in-establish niya doon. In-establish niya na hindi broken. Kaso nga lang, ang iba hindi nanonood, hindi iniintindi yung
kung ano yung rules. Ayun basta lang. Pag nakita nila yung piece at alam nilang love song, hindi na nila pinapanood. Basta makagawa lang sila ng pang-entry nila, hindi na nila iniintindi kung ano yung rules. Kaya minsan nagkaka-leche-leche pagka may mali-disqualified, nag-ano. Ito naman, sa boto ni Dime, isa sa mga entrance natin. Okay, storytelling. Love song pa din siya, boss, para sa akin. Oh, si Mayeng. Ay, may shoutouts, Mayeng. Shoutouts. Pwede pa din i-consider. And that's why I'm still considering. Pakinggan natin ng maigi kasi gusto ko malaman saan pumunta yung irog niya. Man. Pumunta ba sa gera? Saan ba pumunta? Ba't nawala? Pakinggan natin yung first verse siya, ayan, para ma-establish natin. Kasi yung first verse, established na talaga nagmamahalan sila. Eh. Okay? Pakinggan natin. Hintay sa'yo, sana naman. Huwag dahil na siya naman ang puso mo. Dahil hindi ka na worry, dahil isasakit ang buhay mo. Dumating ang panahon, ikaw ay biglang nagpaalam. Nung malaman ang rason, tinanggap ko ang dahilan. Sa malayong buong ikay, nakipagsapalaran. At pinipilit kong baguhit, gawing kabaliktaran. Ang aking nadarama na kalungkutan ng dalapin. Nang hawakan na lang ang pangako sa isa't isa. Kasama ang matamis na iniwanan mong halik. Na nagsabi sa mga luhang dumaloy ng pabalik. Lagi akong nakatingin doon sa himpapawid. Umaasang nag-uugnay na tali di mapatid. At tila ba lahat ng bagay ay ginawa kong positibo. Mas binigyan ng diin ang pag-ibig sa aking puso. Hanggang ngayon naghihintay sa iyong pagbabalik. Larawan mo ang laging hawak at aking pagkasabi. Ito ang mga kabanata sa aking talaarawan na walang ibang laman kundi ating pagmamahalan. Ah, okay, ito admin Zadim. I ano, this is my thing. My point kasi sinasabi mo, pero sa akin hindi naman siya umalis dahil naghanap siya ng iba. Yung babae, umalis lang, nagpaalam lang, pumunta sa pook, sang malay. Kung ano man yung ginawa ng babae, don't do that again, man. Don't do that. Because look what you do. Look what you do to LKZ. Now, confuse si LKZ. Right now, nag-turn in ng LKZ ang Southside Flavor, okay? Ng isang love song na medyo on the borderline kung happy ba or hindi. Kasi umalis ka eh. Iniwanan mo eh. Ba't mo kami iiwanan yung mahal mo? Pangako sa isa't isa, hindi ka na bumalik. Ayan, nagsulat tuloy si LKZ ng huling pahina para sa'yo. Diba? sa akin, I think it is a love song. Kasi na-establish naman hanggang sa huli na yung ang laman ay pagmamahalan. Hindi naman para nag-away. Hindi pinakita ni LKZ na nag-away. Kasi kung titignan mo yung second verse, hindi naman sila nag-away. Nagpaalam lang yung babae kasi kailangan pumunta sa malayong pook. I think it's a love song. I think pero this is a borderline. You cannot do all of this because otherwise, man, sayang yung entry. Ang ganda. Pero let's take it in, admin Zadim. Is that alright? Sige, guys. Sige, pero magawa ka ng post mamaya para klaro. Pag mayroon pa rin post after 19 na ganun, done. Okay? Ngayon, out of respect, panoorin natin yung huling chorus ni Jinda dito. At yun. Ito ang mga kabanata sa aking talaarawan na walang ibang laman kundi ating pagmamahalan. Ilan kaya kita makikitang muli? Ilan kaya? Ilan kaya? Ilan kaya? Kitang mahagang muli? Ikaw naman din kasi LKZ, man. Nakita mo na lumayo na. Dapat alam mo ko saan ka ba pupunta? Ba't mo kailangan pumunta sa malayong pook? Ngayon, alam mong ilang taon nang wala, kung ilang araw man nawala, dapat pinuntahan mo na ano na nangyari, man. Para alam mo anong nangyari. Sana. Sana. Oh, sana naman. At na puso ko, ikaw pa rin na siya naman. Yo, maraming salamat. Clap, clap, man. Ayos, man. Ayos. Tell me pretty lies. Look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake. Okay. Okay, man. Diretso na kagad tayo sa admin grading, man. Medyo na paano tayo ng time doon. So, oops. But nandito tayo sa 19. I-ano natin. Yeah. Lagay natin si LKZ and Jinda. May ito. Kilig factor doon. Kilig factor, wala, hindi siguro okay. Ano sa akin kilig kasi hindi naman siya totally masayang love song. I'm with you.
impact 23%. Ano sa'yo? Sa akin sa kilig factor, sa impact, siguro bibigyan ko lang siya ng 22.4. Oh, you're actually nice, because I'm only gonna give them 22% because it there wasn't any impact para sa akin. So 22% sa akin. Voice. Sa voice. Hindi ko alam kung may mas gagaling pa dyan. Maganda yung boses, maganda yung lalo sa chorus. Bibigyan ko sila ng 22.8. Ah, ako naman mataas ako dyan. 22.9 sa akin. 22.9 dahil ano, kineri ni Jinda sa chorus, pero at the same time yung flow kung paano mag-rap si ano si LKZ, it's there, man. So unahan na kita sa flow. Sa flow naman ako ay 22.9 sa flow. Ikaw? Sa akin, hindi ko siya siguro bibigyan ng ganung kataas kasi para sa akin ano lang eh, parang normal flow lang naman yun. Oh, okay. Parang, hey, all right. Sige. Sa akin, bibigay ko lang siguro sa kanya 22.6. Okay. Yan, narinig niya mga kahagda. Pag mga one-dimensional flow, you have to switch it up. Otherwise, admin Zadim gon' get you. Sa akin din, I will get you too. Pero sa akin, kung paano yung mga end rhymes niya, kung may diin yung mga pagbitaw niya, kaya I give him points for that pagdating sa flow. 22.6. Okay, LSS stall replay value 15%. LSS value. Sa akin ang nagdala talaga, oh, baka isipin ng iba ano. Magaling din yung verse. Hindi, baka kasi ma-misinterpret eh, baka sabihin ni ano. Sa akin maganda yung chorus. Kasi yun naman talaga ang laging nagiging dahilan para may LSS kayo, yung chorus. Eh. Yung verse. Okay din yung verse, pero may LSS ako siguro kung nag-do it sila, yung may second voice, may backup voice, parang ganun. Since dalawa sila doon. Oh, sa huli medyo pumitik-pitik si ano ng konti sa second chorus, pumitik-pitik na si LKZ, pero yun nga naghahanap ka ng harmony yung dalawa sila na sabay. I'm with you. I totally agree. Okay. Anong grade mo dito? Replay value 14.5. All right. 14.5. Ako, I don't know if I'll replay it, Mato. I don't know. This 14. Ano, hindi ko I don't think it's a song that I'll replay. 14.2 ako. Okay. Yeah. But I mean, I will listen to it. I mean, I will, you know, I will finish the song. Kunyari, pumasok siya sa playlist, and then I will finish the song. I won't like skip na lang, diba? Kasi maganda rin naman yung mga efforts nila doon. Catchiness to. Sa akin, nung una ko siya narinig, talagang na-hook ako eh. Pero siguro, ganun lang siya. Pagka una mo siyang napakinggan, doon ka lang niya makukuha. Uh-huh. Pag natapos mo na yun, hindi mo na siya para pa ulitin. Siguro pag magsisenti ka. Diba? Makakats ka na pagka ganun yung mood mo. So sa catchiness, bibigyan ko na siguro siya ng 14.3. Okay. Gachi, wala pa rin yung sound ko, tol. Wala pa rin yung 14.3 din ako, man. Content. Manual na lang, man. Manual tol. Content. Ako, mauna ako sa content. Mataas yung content nyo sa akin. Walang ano, may story, plot, and everything. It's there. So, lalagyan ko ng 14.8 ako. Sa akin naman, parang nahati kasi yung content nila. Kasi, yun nga, yung kanina sinasabi ko, unang-una, love song dapat ang hinahanap kasi natin dapat, di ba? Happy love song. So dito, hindi siya purong happy, hindi rin naman siya purong sad. Kaya parang yung content nila hindi akma dun sa laro mismo. I mean, okay. Kakaiba yung content nila, kaso hindi siya pasok sa banga. Dapat, yun nga eh.
kineri na lang nung rap skills eh. Kineri na lang nung rap skills at nung singing skills nila eh, no? Pero yeah. So they have 14 lang sa akin, please. 14. Wow. Wow. Actually with me, I do okay, they took a big hit sa'yo dahil dun nga. Pero sa akin naman, now na kinonsider natin sila na as a qualified entry, let's talk about content-wise. Kasi yung content, ano ba yung content, diba? Nagmamahalan sila na sa chorus, na-appreciate kung gano'n yung kagmamahalan. Second verse, pumasok na yung bigla na lang umalis yung kasintahan. Tapos, finish ni Jinda ng chorus sa huli. Maganda naman, hindi naman nawala. Ang ganda rin ng paglathala at pagkwento nila. So sa akin yung content 14.8 ako. 14. So sa'yo 14 lang sa'yo, no? Flat. 14 flat. Wow. Wow. Man. It's hard. Pen game my tol. Unahan na kita, man. So wordplay, wala masyadong references. Actually, I don't think I saw anything. So, sa references, 13% ako sa references. Tapos sa wordplay, may nakita ako some. So, 13.6. So, 13 and 13.6. Sa akin naman, sa pen game, wordplay, siguro, wala naman ako masyado ding narinig. Sa references, may narinig akong papatsi-patsi. Sa wordplay, bibigyan ko lang sila ng 13.4. Tapos sa ang naano ko lang doon kanina, napaisip ako. Excuse me. May line siya na sana ay hindi na magtapos ang ating nasimulan. Mm-hmm. Yung parang hanggang kamatayan, parang si Eva at Adan. Sinabi niya Eva at Adan? I don't think so. Did he? Yes. Okay. Tapos, napatanong lang ako sa isip ko. Ewan ko kung tama ako ng dinig, pero Eva at Adan ang dinig ko. Hanggang kamatay. Eh, hindi naman sila magkasama ng namatay. Kasi, sorry. Wala naman natin. Okay. So, hindi ko na para patagalin. Sa reference, siguro, 13.5. Wow, okay. Yes, man. At yun ang entry number 16 ni LKZ and Jinda, man. Salamat sa entry niya, man. Southside Flavor, shout out sa inyo lahat. Tell me pretty lies. Look me in the face. Tell me that you love me. Even if it's fake.